Let's witness a performance of Sapat Na Ba, composed by Emmanuel Lipio Jr. Here is Mr. JV Decena. Welcome back. Hi. Thank you. Hello. Kumusta? Ayos naman. Mabuti. Pati ka muna, JV. Hello po sa inyo lahat. Ayan, magandang gabi po.
dito at syempre sa ating mga viewers. Parang ano? Feeling ko parang kulang pa yung kanta. Parang kailangan pang itaas na one octave. Ako parang kulang yung tinanong ko sa kanya na. Ha? Oo. Ikaw nag-umpisa ka karaoke. Yeah, Karaoke World Championships po ako. Yes, okay. You started yung mga kwarto-kwarto lang. Of course, syempre, pinagdadaanan siguro talaga ng lahat. Ganun, ganun. Tapos, and then you went into the finals, yeah, mga ganyan. Oh, tapos, ayun. Tuloy-tuloy na hanggang nakarating ng Finland, nirepresent yung Philippines po. Yun. So, galing. Kung saan siya ay nanalo ka nun, di ba? Yes po. Oh. Sa Karaoke World Championship, finalist sa Finland. Uh-oh. Imagine. Tawagin na natin ang composer mo, si Emmanuel Lipio Jr., ang composer po ng Sapat Na Ba. Halika kayo dito tayo. Eman! Ang gandang gabi yun. Po, sa'yo dyan. Eman, kamusta ka na? Hi. Hi naman po, kamusta po kayo? Sino yung nasa likod mo? Wala po. Wala na. Ding. Nililinaw ko lang. Sa last time, may ibang naglabasan eh. Oh. Teka, ikaw ay quantity supervisor ng ano? Ano po? Quantity surveyor po. Surveyor? Okay. Opo, bali. Sa Singapore? Yes po. More on construction po siya. Kami po yung nag-estimate ng project bago po makuha yung project. And how long have you been there? 3 years na po. Wow, 3 years na? Okay. Ama, may mga kamag-anak pa ba dito sa Pilipinas? Nandyan po ngayon yung mama ko at kapatid ko po. Nasaan sila? Nasa Ay, yun! Okay. Ah po. Mami po ng girlfriend ko po nandyan. Asan ang mami ng girlfriend mo? Ayun. Yun! Eh, ang girlfriend mo nandito rin? Wala po. Nasa Singapore din po. Kasama ko po dito. Kasama mo? Singapore? Opo. Eman, meron ka bang message sa mga kamag-anak mo nanonood dito ngayon? Miss na kayo, ma. Diyan ka lang. Wow! Okay, ah! miss ko na po talaga si mama tsaka po yung buong pamilya ko. Dada ko lang po sa tawa. I can imagine, pero God bless you. Alam mo, in spite of Salamat that, po. You're still joyful. And God bless you all. Okay. Mas po, kailangan po lagi tayo masaya. Naiiyak si mama, oh. Mama, ano naman po ang message ninyo dito kay Eman? Lalapitan ko na kayo, ha? Wala. Iiyak siya. Baka po umiyak yan. Ema, mama, ano po? Ano pong message ninyo? Sige. Sobrang... proud. At the same time, miss ko lang anak ko. Sobrang proud po ako. Kasi... Bayan? Kasi... narating niya yung makatapos ng pag-aaral hanggang naging isa siya. Engineer na siya ngayon. At... ito pa, na... isa pa tong pangarap niya ang maging composer kasi magaling din po siyang kumanta. Pangarap niya pong talaga pong mahilig siyang kumanta. Pati na compose ginawa na niya. Kaya sobrang proud, sobra nami-miss ko to. Salamat po, Mami. Sige po. Salamat din po sa suporta ninyo. Kayo, may message kayo kay Eman. Hindi mo pala kamag-anak. Regular natin yan. Walang... makakako mo. Walang, ano, walang linggo na hindi natin siya kasama. Si mother-in-law, tsaka natin interview. Mother-in-law, the girlfriend pa. Mother-in-law in the future. Ayaw? Mother, oo. Oo. Eman. Tatlo yes, sila rito, si Judge Trina, Judge Jungee, tsaka si Doc Mon. Sino gusto mong una ko tawagin? Kahit sino po, ladies first na po siguro po. Ladies first. Okay, Judge Trina Belamide. Safe answer. hello. Hello po, magandang gabi po, magandang ma'am. Magandang gabi. So engineer ka pala, ha?
So yes, po, I think it might explain why he is very good in structure. No? Kasi itong kanta na to, sobrang ayos ng structure ng kanta. Tulad nga nung sabi ko nung ano, yung para siyang textbook yung pagkasulat nung kanta, ganong kahusay yung ano, yung pagkakaayos nung kanta. Malinaw na malinaw yung verse, yung pre-chorus, lahat ng mga parts. Actually meron nag-usap kami ni Doc Mon. Meron siyang comment na binigay the last time na maaaring hindi mo lang na-incorporate kasi syempre nasa Singapore ka. Pero kung sakaling, kung gusto mo mong i-tweak yung song, meron siyang magandang suggestion na naaalala ko dahil nung sinabi niya yung suggestion na yun, sabi ko, yun, I couldn't put my finger down on what was wrong with yung verse after the first chorus, yung second verse. Sabi ko, oo nga, maganda yung suggestion niya na ipagpalit mo yung so you have lines 1, 2, 3, and 4. Kung yung 3 and 4 mo, yun ang gawin mong 1 and 2. Kasi mas maganda yung pagka-lead-in. So yung verse mo kasi, for our viewers, the verse goes, ako ay nagsumamo at, ano to? Naniningluhod. Yun. Bulol kasi. Nais kong sayo ay magpuri at maglingkod. Then the next two lines are, puso ko'y di na muling mangangamba, habang kapiling ka, di na ako mag-iisa. Eh, mas magandang mag-lead-in yung line na about ako ay susumamot, nais kong sa'yo ay magpuri at maglingkod. And then you go to the pre-chorus, which says about kung paano ka maglilingkod. So, magandang suggestion yon kasi parang mas tight lang siya. Other than that, ayun, sobrang maayos yung kanta. And I have not much to say about it. Sobrang maayos ang kanta. Maraming salamat po. Sobrang maayos ba sa'yo, Judge? May take note ko po yung sinabi niyo, ma'am. Sandali lang, meron pa ako tinatawag eh. Meron pang dalawa. Huwag ka muna mag-take note. Sandali. Judge Jungee Marcelo, sobrang ayos din ba yung kanta? Nako. Parang size 11 na sapatos. At saka t-shirt na itim. T-shirt na itim. Yan. Yeah. Oh, actually, sa Lucky Plaza meron daw yun. Sa Lucky Mall meron daw. Sa Lucky Plaza. Alam na alam eh, no? Ayan. As usual, ang ganda ng pagkakanta ni JV. Yan. Meron ako ganyan-ganyan yung Amerikana ko, JV. Ganyan-ganyan. Pati size. Pero sa kaliwan pa ako lang. Doon lang cash eh. Okay. Kocomment na ako. Last time nag-comment ako, pero nung binasa ko, meron pa pala akong ibang... Nakita. Yo. Ayan. Suggestion lang to, sa para sa ikauunlad ng size 11. Ay, ng size 11. Para ikauunlad nung awitin. Kasi mismo na yung song. So, dahil gusto naming gumanda pa yung kanta, ito yung mga suggestion. If you can take note. Ayan. Okay. Ayan. 50,000 per suggestion lang. Okay. Eh, mga lima to. So, hindi. Yung 250. By the way, yung first line mo, pwede kong tawaging awit ng bawang. Awit ng bawang? Oo. Bakit awit ng bawang? Sabi niya, kailan, di mo kailan manilimot ang gisang katulad ko. Gisang? Gisang. Yung pagkakanta niya kasi kanina. Iba yung ginisang. Ang gisang, ang tunog. Kinanta, napagano'n talaga ako, gisa ba yung sinabi niya? Tunog ang gisang katulad mo eh. So, awit ng bawang. Yan. So, pakilinaw lang. May minsan ang tawag doon, homonym. So, minsan katunog. Kaya, iingatan mo lang, ang isang, ang gisang ang mangyari. Isang. Or maanggi. Ang gisang. So, parang linawin natin. So, pero wala akong comment doon, except pagdating doon sa paano ba kita masusuklian sa yung paglingap kabutihang, parang sa akin lang, kung ako ang susulat nito, pag binanggit mo ang sukle, ano naalala mo? Bayad. O, di ka bayaran. Yun. So parang mas magandang binayaran. Kabutihang binayaran. Parang mas magandang cause and effect siya. Dahil sukle yung binanggit mo eh. Back to imagery. When you mention sukle, may nagbayad yan. So if you can put that into... Di ba? Para lang mas mismo na. Ayan, okay. Same comment except pagdating sa second verse... Yung imagery, nandito tayo sa imagery kasi ito episode ng puro imagery. Dahil monthly, so mas masikip tayo, no? Ako yung nagsusumamo at naninikluhod.
nais ko sa'yo magpuri at maglingkod. Parang hindi siya yung maglingkod, maraming images yun eh. Mm. Pero right now, nagninikluhod ka. Mm. So, you should, ang suggestion ko, come up with a word that will kinda parang connect with naninikluhod. Something like yumuyukod or nagbibigay pugay. Something connected to honoring. Yan. So parang imagery-wise lang, para lang mas malinaw yung imagery, dire-diretso. Pag nakapikit ka, imagine mo, naninikluhod. Ano yung sinabi mo kanina? Yukod? Yumuyukod. Yumuyukod. Pwedeng i-rhyme yun. Nakayukod parang. Yumuyukod. Yan. Iba yung kuyukot. Ha? Iba yung kuyukot. Huwag tayong pumunta. Yumuyukot. Yukod lang. Oo. Yung kumuyukot, iba yun. Hindi, wag. Oo, iba yun. Oo. Ayan. Nililinaw ko lang. Ayan. Cause and effect eh. Kasi kailangan mo ng cause and this is the effect. So, alright. Tapos, puso ko din na muling mga ngamba, habang kapiling ka, di na ako mag-iisa. But of course, bakit ako mag-iisa kung kasama ka? Tama. So, dalawa na kayo. Oo. Mm. Parang hindi, parang kailangan mo bang sabihin yun na habang kapiling ka, di na ako mag-iisa? Eh, syempre. Parang, oh, something, come up with something na... Siguro, di na muli. Di na muli, or, yan, pwedeng ganon. Diba? Di na muling... Pwede na ako composer. Pwede ka na. Pwede na ako. Oh, yun ang sinabi ko, pwede na ako. Yes. Sige, ayan. Ako na. Okay. Okay. Ba't ikaw? Hindi mo ako tinatapik? Sila. Sorry, ako, sorry. Kanina pa naka-high-five sa'yo. So yun. So, minsan hindi naman natin mapapansin until basahin natin eh. Di ba? Yung kapag nag-iisa at walang kasama, eh natural. Siyempre, yung mga ganong... So, habang kapiling ka, di na ako mag-iisa. But of course. So, medyo obvious yun. Di namin napansin. Pero, ngayon napapansin na natin kasi sarap na sarap na ako. Biglang, uy! Ayun ang sinabi niya. Tapos yung bridge mo, pasalamatan sa lahat ng iyong gawa, buhay ko nagmula sa iyo. Parang hindi rin cause and effect. No? Pag sinabi mong pasalamatan sa lahat ng iyong gawa, dahil lahat ng to galing sa iyo, yun yung gusto mong sabihin. So if you can come up with a line that says, kasi lahat ng to galing sa iyo, kaya sa iyo na lahat ng pasasalamat ko. Pero kasi pag sinabi mong buhay ko'y nagmula sa iyo, parang hindi as effective. It works. Yes, pero hindi siya sakto. Oo. Kumbaga sinausaw mo yung lumpia sa ketchup, hindi pasok. Dapat suka na may paminta na may bawang. Pag sinausaw mo, pasok. So yun ang suggestion ko. Eman, I'm telling you, I'm giving you all these meticulous and so that it will be a super duper song. Wow. Yun lang ang aking comment. Otherwise, wala na akong may isip pa, pero naghanap ako. Yun. Nagpaka-dokmon ako. Yun. Okay. Hinanap ko ang pwede kong ipintas. Yan. Nakahanap ako sa ikabubuti ng kanta mo. Hindi lang para makapintas. Yun lang naman. Other than that, salamat. Size 11. Yan. Thank you. Thank you po, sir. At itim na t-shirt. Yan. At isa pa pong mga kaibigan na napakagaling maghanap ng mali, Dokmon del Rosario. Dahil siya, naging nagpaka-dokmon. Ako naman ang magpapaka-Jungee. Itong chorus, eh, pag-usapan natin yung pagkakaluto, no? Pinansin ko to ka nung weekly. Sabi ko, mukhang merong incompatibility. Yung lyrics tsaka yung melody. Parang ang feeling ko, mas mahaba yung lyrics kesa doon sa melody. Pero sabi ko, di ba, sabi ko, ba't nagwo-work in a strange way? So naghanap ako ng solusyon. Yung pala, kailangan lang, butbura ng konting, konting paminta. Konting paminta? Konting paminta. May tatanggalin lang ako, mali yung Ricardo dito eh. No? Okay. Ganito. Sapat na ba ang ika'y paglingkuran? Ang ikaw ay handugan? Nang isang awit papuri na tanging sa'yo laan. Yung susunod na ang iyong pagmamahal, kailangan putulin mo kasi. Bigyan mo talaga ng way para masabing, iyon ay another line. Isa lang ang naisip ko. Eh. Ano? Galing saan ng isang awit papuri na tanging sa'yo laan. O iyong pagmamahal. Isang letra lang. Yun lang. Tanggalin mo yung R, ang, palitan mo ng O, it completely
corrects yung feeling na yung laan ang yung pagmamahal ay magkarugtong. Yun lang pala. So yun lang. Yun lang ang konting luto lang yan ginawa ko. Konting halo lang. Mm. Pero mukhang masarap na lasa. Masarap na kainin. Ayos ah. Actually, Doc na ang utom. Nakabaliktad ng personalidad. Eman, ano masasabi mo doon? Sobrang, again, napaka-thankful po kasi sabi nga po ni Doc Mon noon, as natatandaan ko po pag pinapanood ko siya, kapag po raw yung song mo paano ba ito nakalimutan ko? hindi, tuloy-tuloy lang po yung, a song is not yet final hanggat hindi po, at umbaga parang revise lang po ng revise. Hanggat po maging okay po yung song, saka po lang po siya matatawag na talagang isang magandang song. Yan. O sige, Eman, isang tanong lang ah. Since nandiyan ka, napag-usapan natin kanta, mapunta tayo sa ulam. Ano favorite mong ulam dyan sa Singapore? Nasi goreng. Ako po, puro Pinoy po dyan po niluluto namin dito. Iba talaga lutong Pinoy. Iba, kahit iba talaga. Kahit saan ka pumunta, correct, lutong Pinoy pa rin yan. Oo. Yan. Lalo yung maanghang. Oh, yuk, Tabasco. Oh, panalo. Ano, sinimulan nyo eh. Kaldero na ang tingin ko sa inyong lahat. O sige, o. Oh. Mga kaibigan, Emmanuel Lipio Jr. Ngayon nasa Singapore. God bless Eman, thank you. God bless you. At sana hindi ka malungkot dyan. Yan. Okay. O, di pa tayo dito. Yun na. Doon tayo okay ngayon. Yan. Tanungin natin, JV Decena. April na. Anong meron? Yeah, still nag sa preparations pa rin kami ng yung sa Nagoya namin April 16. So ayun, sa lahat po ng gusto manood, punta po kayo doon araw ng mga Pinoy. Okay, sa Nagoya, Ikeda Park sa Aichi Ken. Sa Japan yan, sa no? Nagoya, sila, Japan. Ayan, Japan. Nanonood sila sa Japan. Oo. Oh. Hindi Japan ha. Oh, hindi po. Japan, hindi po. Japan talaga. Okay. Japan to. Okay. And of course, para malaman nyo rin po yung iba ko pang mga events, uh-huh, and para makontakt rin po ako, yes, sa aking mga social media accounts, yeah, po, look for JV Decena. Yeah. And doon po yun. Yun na yun. Ayun. Mga kaibigan, JV Decena. Thank you, JV. Thank you for, ano. At yan po ang ating tatlong naglalabang awitin. Like I said, mapalad po ang mag-uuwi ng 50,000 pesos maya-maya. At makakasama sa ating commemorative CD. Abangan po ang resulta sa pagbabalik lamang ng Song of Praise! Music Festival!